Magandang umaga, hapon, araw sa inyo dyan mga kabaro. Saan man kayong panig ng mundo, ng dagat, sana safe kayo dyan at nawa walang COVID-19 dyan sa inyong lugar. Bale, una sa lahat, nagpapasalamat ako dahil marami ang nag-react, nag-like at nagbasa ng mahaba kong post doon sa Siman Tulungin Organization International at Siman Tulungin Group. Na-appreciate ko sa inyong concern, no? At nandito ako ngayon para bigyan kayo ng mga updates. Tuloy-tuloy na ito hanggang mag-develop ang mga pangyayari regarding COVID, regarding recession na nagbabadya dahil malaki ang epekto talaga nito sa ating industriya sa shipping. So, una, puntahan natin yung ating update sa bilang ng mga COVID patients na ngayon. No? Live po ito. Okay. Oh, lalaban talaga ako. Okay. So, dito sa YouTube, makikita nyo dito ang live coronavirus update world map. So, maliliit lamang pero sa unang numero, nangunguna, USA, pangalawa ang Italy, China, Spain, Germany, Iran, France, UK, Switzerland, and Netherlands. Okay? So, sa top 10 na yon, mapapansin nyo na dalawa lamang po ang galing Asia at walo ay puro Western countries. Bakit significant yung West at East? Ito yung dahilan ng ating video ngayon, no? Gusto kong ipaliwanag sa inyo ang sinasabi na the greatest transfer of wealth is about to happen. Okay? Kung nasubaybayan nyo ang mga pangyayari regarding dito sa COVID-19 na nagsimula sa China, dali-dali nilang na i-contain ito at hindi lumobo ang bilang ng mga namatay. Nasa 3,000 mahigit lamang ito, 295, ano? 3,295. Tapos ang South Korea, ganun din, no? Maaga rin silang nag-react. Nasa 544 lang hanggang ngayon. Ang Taiwan pa nga, no? Isa sila sa mga pinakamaagang nag-respond, no? January or December 31 pa lang nag-respond na yung mga Taiwanese. Hindi lang sila ina-acknowledge ng United Nations as a country, pero sila yung may pinakang mataas na rate na na-recover. Okay? Bakit nila ginawa yun? Kasi talagang pinangahalaga nila ang mga kababayan nila. Ganun din naman dito sa Pilipinas, no? Matagal yung mabilis tayong nag-respond. Yun nga lang, dahil third world country tayo, kokonti po yung mga PPEs natin. Kaya medyo mas mabilis na ngayon yung pagtaas ng mga COVID patients. Plus ang ating testing kits, no, ay imported pa, at yung buti na lang na discover or na imbento yung sarili nating gawang testing kit na mas mura, no. Marami ka makikitang magandang balita dito sa Pilipinas kung titingnan mo lamang, kung hihimay-himayin mo. Pero kung titingnan mo puro yung mga masasama, nako, may stress ka talaga, no? Kaya nga ako personally hindi na ako masyadong nanonood ng balita.
Pero nakakabahala itong nangyayari ngayon sa Italy, Spain, at lalong-lalo na sa US, no? Bakit? Kasi napakalaki ng numero na ngayon ng mga namatay sa kanila. At si Donald Trump, no, ay medyo complacent or komportable pa sa kanya at hindi pa niya masyadong pinararamdam sa mga tao na talagang napakalaking issue na ito. Kaya naman ang reaction ng mga kabataan, meron pang mga prank na hinahamon nila yung COVID-19 na hindi naman nakakatakot, no? Kaya there's an estimate by May, mid-April, or I'm not sure, ah, sorry, ah, I think it's April, mid-April, no, it might go up to 50,000, no, ang cases. So, so top 8 ay from West, then 2 countries lamang ang East. Ang East countries or from Asia. Okay, so bakit nga ba mabilis ang paglaganap ng COVID-19? No? Ano nga ba ang dahilan? No? Nung January pa lang, no, nabalita na po ito sa mga news, no? Lalo dito rin sa Pilipinas, na ang COVID-19 daw ay pwedeng na itatransfer sa pamamagitan ng ano, sa pamamagitan po ng pera. Okay? So ayan, no. Ayan. Galing dito sa isang article, the COVID-19 cash out. Babasahin ko po, ah. While Chinese authorities have been destroying banknotes that have potentially come into contact with the coronavirus, Western countries remain woefully behind, not just in their response to the pandemic, but also in adopting digital payments. Okay? So, ikaw ba, gumagamit ka na ba ng digital payment? Meron ka bang GCash, Paymaya, coins.ph, or online banking, o traditional ka pa rin na humahawak ka palagi ng pera at cash, no? One silver lining to the COVID-19 crisis is that this may soon change. Okay? Tandaan nyo, sabi ni Duterte, no? Change, no? Change is inevitable. Okay? Change is coming. Ayan, inaalala ko tuloy. Isang naalala ko noon, no, kapag kami mga disasters or crisis, talagang may nagbabago sa mundo. I-cite ko na lang yung kagaya ng nangyari sa Leyte, yung Yolanda. 'Di ba, pagkatapos ng Yolanda, ay saka nagkaroon ng intensive na paghahanda ang Pilipinas. Kada may bagyo, nandiyan na kagad yung NDRMMC na laging kala mo ay boyfriend mo or girlfriend mo na panayantek sa'yo. Ready rin ang kanilang mga PPEs, ang kanilang survival kits. No? Sige, ang announce sa TV na mga dapat gawin. Kung darating ang lindol, mayroong mga drills, no, etc. So mas lalo tayong naging prepared kasi after ng Yolanda, natuto tayo, no? Nagsimula pa yun sa Ondoy. So this COVID-19 will actually, it already changed the entire world. At although may puro negative na nakikita mo ngayon, napapansin mo, sigurado ako marami pang magandang mangyayari after ng COVID-19, no? Isa na nga dyan yung pagdating sa health sector natin. Okay, so Cambridge. Galing sa Cambridge. Okay. Because hand-to-hand exchange of physical currency could transmit the coronavirus, countries around the world are being forced to reconsider
the use of cash. In fact, COVID-19 might turn out to be the catalyst, okay, that finally brings digital payments fully into the mainstream. Wow. So ibig sabihin, no, na matututo ang mga tao na i-adapt talaga ang digital payments. So kailangan mag-update tayo, okay? Not surprisingly, the digital payments industry is already focusing on the opportunities created by the crisis. Okay? China's government, for its part, has begun to disinfect and even destroy banknotes to mitigate the spread of the virus, at least in the short run. For example, Hong Kong's South China Morning Post reports that a total branch of the People's Bank of China in Guangdong province has been destroying money that may have circulated through high-risk settings, such as hospitals and food markets, for fear of importing contaminated currency from Asia. The U.S. Federal Reserve has initiated quarantine measures for physical dollars from the region. Okay? So, posible din, no, na kahit na nag-quarantine yung Federal Reserve, yung mga ibang dollar nila ina-contaminate, tapos yung dollar na yan nadala sa ibang bansa, kaya nag-spread din sa Europe, no? Such actions are probably justified considering the currency in circulation can indeed serve as a vehicle for transmitting pathogens, much like as mosquito. Studies have found that the human influenza virus, for example, can remain alive and infectious on banknotes for 17 days. So just imagine, no, yung $100 mo, mayroon siyang virus for 17 days at nakapunta na siya sa iba't ibang lugar, no? Dito nga sa Pilipinas, no, ang pinakang galang pera natin ay hulaan niyo kung sino, no? Tanong niya sa akin, ano? Ano? 20 pesos. 20 pesos ang pinakang gamit na gamit. Kaya kung mapapansin mo yung mga 20 pesos natin, bulok na bulok. Ano? Kasi kuripot ang mga Pilipino. Hindi nila ginagamit si Ninoy at yung tatlong magic ano natin, hero natin, no? Accordingly, it would not be unreasonable to assume that halatang yung 1,000 hindi mo kilala, no? Kasi hindi mo lagi nahahawakan, eh. Kung hawakan mo man lang, no, dumadaan lamang sa iyo. Kakainis. Okay. Accordingly, it would not be unreasonable to assume that physical currency has played a role in spreading COVID-19 as well. Okay? In any case, many countries will be weighing the option of disinfecting, destroying, and reprinting currency. Dito sa Pilipinas, hindi pa po ginagawa siguro yan. Whatever they decide, one outcome already seems certain. The coronavirus will accelerate an ongoing shift among younger populations toward digital payments, particularly in Asia, and specifically in China. China, laging ano yan, no? Alipay. Kaya ang daming Chinese dito, nagga-grab driver ako, no? Alipay or WeChat or GrabPay ang ginagamit nila. Wala silang cash. This trend is already strong. As the end of 2018, around 73% of internet users in China used online payment services, up to 18% in 2008. Young populations tend to be more open to adopting new technologies, and China and Southeast Asian countries have significantly younger populations than Europe and the United States. Okay? So, tayo pala, no, puro karamihan sa atin mga bata. Dito sa Europe, sa US, karamihan matatanda. Kaya naman talagang yung spread ng virus, no, mas mabilis sa kanila, no, lalo na yung mga matatanda, yun ang inaatake ng coronavirus, kaya ang bilis nilang kapitan. Okay? So much for that. So tandaan nyo yung youth, no? Ikaw, bata ka pa ba? Kung ikaw ay 40 years below, no? Bata ka pa. Actually, ang 40 years nga batang-bata pa 'yan, no? Sinasabi lang nila na matanda na ang 60, pero sa totoo lang, sa 60 mo ang dami mo pang magagawa. Napaka-dami mo ng experience at napaka-talino mo na, or wisdom na nasa iyo. Kaya
kung sasabihin mong marami ka pang ma-achieve o magagawa beyond 60, then you can do that. Okay. Lipat naman tayo. Okay, so nagets niyo to ha, na importante ang digital payments. So, napag-usapan na rin natin yung pera. Punta na tayo dun sa economics, no? Ito naman, Harvard naman ang nagsabi nito. Okay, Harvard Business Review. Understanding the economic shock of coronavirus. Ano mangyayari sa ating economy after coronavirus? At meron akong kausap na seaman kanina, no? Nasa barko siya ngayon at nararamdaman niya na nga daw yung hirap at magiging hirap ng ating mga kabaro pagdating ng panahon. Actually, the history will just repeat itself. I think 2 to 3 years from now, magkakahigpitan ng sakay ang age limit, no? Probably magiging 50 years old. Okay? Baka nga hindi pa 2 years, baka within a span of 1 year. At maraming naluluging negosyo na ngayon, cruise ships lang, unang-una, airlines lang. So bine-bailout na nga lang sila ng mga bansa. Pero one thing is for sure, yung mga kumpanya na ito na akala natin napakatitibay, ang yayaman ng mga may-ari ay babagsak din pala. Wala silang sinabi kay Corona. Okay? So tandaan niyo 'yan. Okay? So meron kang pag-asa na ikaw naman ang pumalit sa mga mayayaman na 'yan kung kaya natin, no? Pero sa tulong ni Simon tulungin ka, kakayanin natin 'yan. So maghintay kayo mamaya kung naiinip na kayo na mahaba itong video natin, meron akong sorpresa para sa inyo mamaya para malaman nyo kung ano talaga ang dahilan bakit tayo gumagawa ng video na ito. Okay, so as the coronavirus continues its march around the world, governments have turned to proven public health measures such as social distancing to physically disrupt the contagion. Yet, doing so has severed the flow of goods and people, stalled economies, and is in the process of delivering a global recession. Harvard na po ang nagsabi, magkakaroon ng na posible at nasa process na tayo ng global recession. Economic contagion is now spreading as fast as the disease itself. Nakakatakot po ito, no? This didn't look plausible even in the few weeks ago as the virus began to spread. Politicians, policymakers, and markets informed by the pattern of historical outbreaks look on while the early and thus more effectively and less costly window for social distancing closed. Now, much further along the disease trajectory, the economic costs are much higher and predicting the path ahead has become nearly impossible. As multiple dimensions of the crisis are unprecedented and unknowable. No, hindi ko sa tinatakot kayo, no. Takot na kayo sa panonood pa lang ng mga balita, pero ayoko nang dagdagan. This one is for advance, no, para advance tayo mag-isip, no? Kasi ikaw na marino ay contractual ka lang. Pagkatapos mo ng kontrata, wala ka ng trabaho. Paano kung wala pang kontrata after 1 year? Or 2 years, anong gagawin mo? Okay? Bale, nandito ako, si Mantulungin, 5 years nang retirado, at the age of 31, nag-retire, at nawala ng trabaho, nag-grab driver, nagturo, na lugi sa negosyo, etc., etc. Tuturo ko sa inyo lahat ng mga natutunan ko. Isang-isa na dyan ay natutunan ko na masakit, ano? Pero wala talagang taong may pakialam ng pagyaman mo. Except si Simon Tulungin. Dahil ako ay pinanganak para tulungan ka. Born to serve you. Ito ang dahilan kaya sa Lord, tinawag tayo para bumaba ng barko 5 years prior ang crisis na ito para matulungan kita. Okay, so in this uncharted territory, naming a global recession adds little clarity beyond setting the expectation of negative growth. Pressing questions include the path of the shock and recovery, whether economies will be able to return to their pre-shock output, yung at least January, no,
levels and growth rates, and whether there will be any structural legacy from the coronavirus crisis. Dito sa Pilipinas, from 9,000 or 8,000 ang PSE index natin, ngayon 5,000 mahigit na lang, ano? So bumagsak almost kalahati. Okay? Hindi pa natin alam kung hanggang kailan, kasi nga meron pang first wave, second wave, third wave according to TOH. Sana nga wag na tayong maabot sa ganong pagkakataon. Okay, malapit na po tayo matapos. So, napag-uusapan na rin ang negosyo. So, ibig sabihin, mga kapatid, kaibigan, kabaro, ang economy natin dito sa buong mundo ay magbabago. At kung nalalaman mo ito, pwede mo itong gamitin as an advantage for you. Kasi alam nyo ba na dito sa mundo, no, talagang ang kailangan mo lang investan ay ang iyong utak. Kagaya nga yung sa trabaho natin sa barko, no, kung ikaw ay mas maraming training, mas mataas ang position mo. Kung mas mataas ang position mo, mas malaki ang sahod mo. Kung mas malaki ang sahod mo, mas masaya ka. Hindi ka pa nagreklamo na sa bakit si ganito, si ganyan, di ba? Pero ngayon na nalalaman mo itong mga sinasabi ko, pwede mo itong gamitin as an advantage for you, no, para well ahead ka sa ibang tao na hindi nalalaman ang mga bagay nito. Kasi syempre, hindi ko naman kayang tulungan lahat, no? Kaya focus lang ako sa mga seaman at sa mga OFW. Sana i-forward nyo ito, i-share nyo po itong video na ito para malaman din nila. Okay. So, normal traditional business, bumagsak. Ngayon, ano ang magandang negosyo para sa atin? Okay? Wala po akong negosyo ngayon, no? Wala po akong masasabing negosyo para sa inyo na maganda. Kasi nga, sarado lahat ngayon. Walang tao sa labas. Wala, kahit nga nung nagtitinda ako ng prutas sa labas, no, malaki ang benta ko doon. Nakakaabot ako ng 2,000, 3,000 sa isang araw. Okay? Pero ngayon walang tao doon, paano ka mabibilhan? Eh, takot silang bumili. Uhawakan ka. Uhawakan ng pera mo. Okay? So, lahat talaga ay walang immune sa coronavirus or pandemic na ganito. Okay, so anong gagawin natin? Anong solusyon sa problema natin? So, sabi dito sa isang article, no? Bitcoin was designed for a financial crisis. So far, it's working well. Okay, this was published 6 days ago. Pakinggan nyo po ang sasabihin. Bitcoin was designed for a financial crisis. So far, it's working well. If you've been in Bitcoin, BTC, long enough, most likely its genesis block has been mentioned quite a few times. If not, the image below should be self-explanatory. Bitcoin genesis block raw data. Source, UNP. It doesn't really matter if people consider Bitcoin as a store of value competing with gold and real estate.